everyone! Welcome back to Idelma's Kitchen. Ang atin naman pong menu for today ay yung cake mix sa box. So ngayon, ito po ay gagawin natin na hindi naman natin gagamitan ng egg. So meron tayo ditong pang substitute sa itlog. Ngayon ay ilagay muna natin sa isang mixing bowl para isama naman natin dito yung iba pang mga ingredients na kailangan, katulad ng melted butter or margarine, pwede rin naman ng cooking oil, and then instead na tubig ang ating gagamitin, ay gatas ang ating ilagay para lalong mas malasa at malinamnam yung cake na ating gagawin. At sa halip na itlog, magtimpla po tayo ng chia seeds at saka tubig. Sa bawat 1 cup po ng tubig ay 2 tablespoons na chia seeds ang ating ilalagay. At ito na nga, siya nating isama dito sa ating cake mixture. At ngayon naman, ating haluin mabuti hanggang sa mag-incorporate ang lahat ng ingredients. Haluin lamang po natin hanggang sa wala ng mga lumps na natitira, at ngayon naman ay isalin na natin dito sa ating naka-ready na baking pan. Yung baking pan ay nilagyan ko lamang po ng parchment paper sa ilalim. At ngayon ay atin ang ibuhos dito ang ating cake mixture. I-bake po natin sa 350 degrees Fahrenheit or hanggang sa maluto. Depende po sa klase ng oven, at habang niluluto naman natin siya or binibake, gawin naman natin ang toppings. So meron ako ditong condensed milk at saka cocoa powder. Ang exact measurement po ay makikita nyo na nagpop-up dito sa ating videos. Haluin lamang po natin itong mabuti hanggang sa sumama na yung cocoa powder natin dito sa condensed milk. Mas maganda na tayo gumamit ng wire whisk sa paghahalo para ito ay madaling mag-incorporate. At ngayon naman ay ilagay muna natin sa isang tabi habang hinihintay natin yung ating cake. So pagkaluto naman po ng cake, ayan na, palamigin muna natin ng mga ilang minuto bago natin ilagay yung toppings para hindi po siya mag-melt. Ayan, at ilagay lamang po natin ng dahan-dahan dito. At syempre, kailangan nating sairin yung nasa sa mixing bowl para naman hindi sayang, at dahil sakto-sakto nga lang yung ating ginawa. Kaya naman, ipantay na natin dito sa ibabaw ng cake na ating ibinake. So ayan, at itsura pa lang ay talaga namang matatakam ka na. Ngayon, ito namang condensed milk na ating i-drizzle sa ibabaw ay optional lamang. Pwede nyo itong lagyan at pwede rin naman ng hindi. Lalong-lalo na kung kayo ay hindi mahilig sa matamis, pwede nyo pong i-skip itong ating condensed milk. At syempre, i-ready na ang ating lagayan dahil tayo ay mag-uumpisa ng maghiwa dito. Kaya naman, hiwain natin yan sa size na inyong gusto, at mas maganda na may kasamang kape sa pagkain nito dahil nga ang cake at kape ay match na match. Kaya naman, ito na, at atin na siyang titikman. So napakasarap po. Ang dami po ng toppings na ating ilalagay ay depende sa tamis ng inyong gusto. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyo lahat. Bye-bye! Mag-ingat po tayo!